Simpol! 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 In cooking, adjust lang kayo kung anong meron, di ba? But remember, no amount of passion will replace common sense in cooking. May snack talaga, snack. Oh, yan o. Snack ka din o. Alam niyo naman, I love it to be peppery, di ba? Try this wonderful recipe and I'm ready to taste. Alam mo, kahit you cook with the simplest ingredients and you treat it well, magiging masarap yung pagkain nyo. Di ko naman kayang ubusin to. So, I will share with you guys. Aww. Of course, Simpol tayo dito. I'm sure you will enjoy it. Mango, mango. Big enough scoop. So easy to do. So Simpol. And of course, so masarap. Pag may date ka, ma-impressed. The dog. What's your problem? Ha? Happy daw eh, kasi nagla-live na kayo. Ganun, diba? Ganun talaga pag nagla-standby na kasi magla-live na kasi may nanonood na. Hello and good afternoon to all of you, mga kasimple. Nandito naman tayo sa ating Simpol Live kada Sabado. Yan. O, kumusta kayo dyan? My mom is watching from Germany. Hello! Dane Angeli De Toro from Muntinlupa City. Yan. Hello! Yan, Meneses, Salorsano, Ditan, Oria, Jesta. Wow, parang Ditan niya. Ang haba naman. Ang dami naman. Si Kaloo from Caloocan, Malabon. Yan. Good afternoon. Magluluto tayo ng dalawang dishes. Itong mga dishes ito, luto sa suka. May suka, no? In some way, there is some suka because we love suka, di ba? Pero, yung una natin gagawin, I from the south. Ito, natutunan ko to sa Davao. Ang pangalawa naman, galing sa norte, sa Ilocos. O, di ba? Yan! And, sobrang excited. Sobrang sarap nitong dishes na to. Yung gagamitin ko yung una, yung aking tulingan. Ang tawag dito ay Pakfry. Pakfry. Hindi Pakman, ha? Pakfry. So, una kasi, pinapaksiyo mo siya bago piniprito. Ito yung masarap na luto sa buntot ng tuna. No? Hindi buntot ng serena, ha? Buntot ng tuna. Yan. So, ito yung... Kayo ba, pag nagluluto kayo ng tulingan, binubunot niyo ba yung buntot? Yun. Paki-comment, ha? Paki-comment kung ginagawa niyo yan. And sabi nila kasi, nangangati or nakakalason or... Nakakahilo. Nakakahilo. Sige, ganun. Diba? Ganun yung drama. Pero hindi pa ako nakaranas, diba? Yan. Pero siguro pag araw-araw pinapakain sa akin yung puro buntot, mahihilo talaga ako. Yan. Binubunot natin siya. Oh, yan. Yan. So, bunot natin. Yan. John Lloyd David. Oh, from? Saan siya? Lagkitan. Ay, sticky. Lagkitan, di ba? Di ba? Ah, di ba ano man yung, ano yung translation? Di ba yung manok? May lagkitan na manok. May mais na lagkitan, 'di ba? 'Yon. Pwede pang suam, 'di ba? Yung lagkitan. Ah, papakita ko pala 'yan. Diba? Dapat may kwan tayo ng music ng Bionic Man, no? Sorry. Oh, 'di ba? 'Yan. Imagine mo pag ipin mo ganun lang bunutin, ang sakit kaya. 'Yan. So may tayong buntot, di ba? Oh, shout out daw! Tama mo yung paka-shout? Gian Odi from Naga City. Ah, saan na Naga City? Sa Bicol or sa Cebu? May Naga din sa Cebu, ha? Yan. Oh, speaking of Naga, eto, yung lola ko, dalawang lola ko, taga Naga. Yung lola ko from my mother's side is from Naga, Cebu. Oh, sabi nila, doon daw yung galing yung mga aswang. Pero wala kaming kamag-anak na aswang. Wala pa akong na-meet. Uy, kung may kamag-anak kong aswang, pakilala kayo sa akin. Ha? Then yung lola ko naman sa father's side, taga Bicol, Naga. Oh, yan. So, minsan kasi yung mga pangalan ng mga lugar natin, di ba?
magkapareho, di ba? Yun. So, saan pa yung ibang lagkitan? May ibang lagkitan. Okay. Eto, shout out kay Christina, Misaki, Aimee, Hayuri, Ken, and Machang. Di Machang, makakain naman yan, di ba? Otomi family from Japan. Oh. Oh. Devon Wagas from Taiwan. Oh, di ba? International, di ba? Bongga! Yan. Yan. Again, simulan natin. Oh. So, ito ha, non-political tong ating show, pero ang ating recipe galing dito, galing Davao, ating dinagdaga galing Tokos, aking kuchilyo pink. Walang meaning! Walang meaning! Yan. So, ito iso-score natin yun, di ba? So, ibig score yung ganun. Buti pa yung isda nung naka-score. Hello, guys! Yan. Laugh lang tayo ng laugh. Yan. And, ito siya para madali siya maluto. Yan. Ay, bilisan pala natin. Yan, bilisan natin. Chef, sabi ni Boss Runil, can we use other fish? Goldfish, koi. Yan. 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 Pwede naman, diba? Pero yung fish mo na ginagamit dito, yung mga ginagamit mo kadalasan for paksiyo, diba? Yan. Kasi usually naman, nagpapaksiyo tayo din, may natitira. So you can fry it. As long as hindi yung nadudurog. Galunggong, masarap dito. Yan. Diba? Puro may meaning, no? Anyway, so ito siya. Unahin natin yung paksiyo. So, paano ba kayo magpaksiyo? Luya, bawang. Kulang ako ng luya para sa dinakdakan ko. Ay, pero may din... Ito ha, mamaya na natin mag-usapan. Yan. And guys, if you want to cook these recipes, yun, nabibili yung ating mga ingredients sa Lazada and Shopee. Yan, of course, we're using Datu Puti. Yan. Yan. Sabi ni David, Jeff, pag magpapaksi daw, inuutos niya lang sa nanay niya. Ah, yun. Galing mo! Diba? Yan. Pag nagpapaksiyo ba kayo, nilalagyan nyo ng tubig? Ako nilalagyan ko ng konting tubig, no? Combination of tubig and suka, Datu Puti. Yan. Kasi pag ibang suka, no, hindi masyadong maasim, kailangan mong maraming suka. Ito siya, because tama yung asim ng ating Datu Puti. Yan. We will add our fish. Yan, no? Yan. Paksiyo, paksiyo. Yan. And guys, if you want to grab a copy of my cookbooks, yan, available din siya sa Lazada and Shopee. And speaking of Pakfry, meron pala akong Pakfry na recipe, sort of, but using chicken. So, parang inadobo mo na puti yung ating chicken, then after fried, no, hanggang crispy. Yan. And of course, kailangan natin ng asin. We will be using rock salt. And rock salt. Rock salt. Yan. Dapat pala, linamas ko ng asin yung aking fish, pero that's fine. Yan. More asin. And we will cover our paksiyo. And usually, kayo naglalagay ba kayo ng oil sa inyong paksiyo? Ako, I usually add a little oil. Naging mas masarap. Or taba ng baboy. Kung paksiyo lang siya. Pero, traditionally, ito, di ba? Ito, masarap to. Masarap ito. Pero, paksiyo, ganyan, paksiyo, di ba? Pero, yung pak fry talaga, mahabang proseso siya yung usually pag ganitong klaseng fish, like yung buntot ng tuna. Because, lalagyan mo na siya ng mantika dito at lulutuin mo hanggang mag-evaporate yung suka at matira yung mantika. Then, mapiprito siya dito sa mantika na pinagkuluan mo din. But in this case, we'll just do it very quickly. Yan! Clean up muna tayo. Kailangan natin mag-clean up. Yan. So, fish natin. Tabi natin yung ating fish. Buntot. Yan. No, that's clean. And ito, meron akong baboy. Ating baboy. Ito siya. Kuluan na natin to na may konting salt, may konting water, then black pepper, slice of garlic, and onion. And hindi naman siya kailangan na malambot siya masyado. Pero, importante lang dito, yung skin niya is nakukurot mo yung skin. No? Pag nakukurot mo yung skin, ibig sabihin, okay na siya. Yan. And shout out,
Ano ba yung paborito kong ulam? Paborito kong ulam. Adobo. No? Pero iba, I'm a moody eater eh. So sometimes I crave for adobo, sometimes I crave for pasta, sometimes I crave for kahit ano, di ba? Ang kine-crave ko pagkain. Kahit anong pagkain gusto ko, di ba? Ay, shout out Jennifer Odi from Laguna, Angel Hernandez from Denmark. Yan. Alvin, Ivin. Ivin Garcia from Taguig. Oh. Danica Badaswa from Taguig. Hello, hello everyone. And ito siya, ang aking oil. Mainit na ba itong oil? Babalik na rin ko lang yung aking fish. Fish over troubled suka. Yan. I will cover that to let it cook. Masarap yan pag lutong-luto. And the nice thing about it, pag piniprito mo kasi diretso yung fish, okay naman siya. Pero if pinapaksiw mo, sobrang niyang malasan. Oh, sobrang niyang dinamnam. Sobrang niyang... Ay. Nakakalakas ng extra rice. No? So, I hope my oil is hot enough. And yung gagawin ko ngayon, ay gagawin ko yung aking dressing ng aking dinakdakan. So, I will just chop my vegetables. Diba? My cucumber, my onion. And, eto siya. Eto yung tanong ko kanina. Pag nagdinakdakan ba, may luya ba o wala? Diba? May mga nababasa kasi ako iba na mag-comment sa dinakdakan. Galit na galit kasi walang luya. Pero may iba naman, may luya. So, ano ba talaga? So, ang sagot niyan, kung anong trip mo, yun ang gawin mo, di ba? Kasi ikaw naman yung nagluluto at ikaw naman yung kakain. Pag pinakain mo sa iba, dun tayo magka-problema, di ba? Yan. So, may luya tayo. Lalagyan natin ng luya. Yan. Sa amin pa, luya. Yan. Oh. And ito pala yung copy sa aking books, Baking Simpol, Kitchen Secrets, at one-on-one available sa Lazada and Shopee. Yan. And also, hello sa mga nanonood sa YouTube. Hello, guys. Yan. Napaksiw natin yan. And we will make some sort of a dressing. Oh. Ano dahil yung pagkain namin dinuluto sa bahay? What do we cook at home? Sobrang naming simple na kumain sa bahay eh. So, well, sometimes it's fancy, no? Pag nasa mood. Pero on an everyday basis, minsan nga wala kaming ulam kasi work, di ba? So, sometimes we just eat whatever. Pero minsan tuyo lang. Ay, nagki-crave eh. Nagki-crave ako ng tuyo. So, may isang linggo dun sa amin. Isang linggo, ang cravings ko puro tuyo. Eh, hindi kami bumibili ng tuyo masyado. So, dun kami sa sari-sari store dun sa kapitbahay namin. So, sabi siya ng kapitbahay namin, ano ba tong chef na to? Tuyo lang kinakain. Yan. Pero, masarap, di ba? With scrambled eggs sa may kamatis and yung kamatis, sibuyas, di ba? Then, scrambled talaga siya. I really love that. Yung bago, no? Di ba? Pag nagluluto ako ng paksiw talaga, alam mo, pag nagluluto ako ng paksiw at nadadaanan ko, naamoy ko, si Ronel talaga yung naalala ko. Di ba? Hindi, kasi mahilig siya sa paksiw. Di ba? Yan siya. Alala ko, namimiss ko si Ronel. Di ba? Di ba? Parang fresh. Di ba? Very, very, parang, very citrusy. Yeah, yan, yeah. Yan. Diba? Kahit na yung busog na busog, kahit kanin lang, tsaka si Ronel, pwede. sorry, ha. Yan. So, sibuyas. Yan. Gusto natin ng maanghang. Shout out kay Christian Katuday from Mindoro. Uy, alam mo, hindi pa ako nakarating ng Mindoro. Yan. Dalhin nyo nga ako sa Mindoro. Yan. Oh. Do you have inspiration every time you cook? Alam mo, ang nakaka-inspire ako magluto, pag gutom ako. Yun talaga yung pinakamagandang inspirasyon. Yan. Chop, chop, chop ang ating sili. Gusto niyo ba ng sili? So, it's very simple. Parang gumagawa lang tayo ng pangkinilaw.
Yan. Babalik na rin natin yung ating pan later. Pero I will just get everything ready. So, tuluya or not tuluya? We will luya. Yan. Yeah. Oh, ilang cups of water nilagay niyo sa pagluto ng paksiw? Ako, equal parts. Kung ano kadami yung suka ko, yun din yung sukat ng aking tubig. Diba? Kung isang timbang suka, isang timbang tubig. Diba? Pag nagluluto ka pang maraming tao, diba? Diba? Bakit ba? Bakit pang dalawang tao ka lang ba nagluluto? Depende, diba? Pag isang barangay ka, napapakain ka. O, diba? Yun. Equal parts lang ako. Yan. So, lilipat ko lang siya para yung malaki. So, gagawin ko yung aking dressing. Diba? So, of course, we will start off with our suka. Yeah, so ito mga 1/4 ko. Yung stuff ng Pandan. Hello mga taga Pandan Asian Cafe sa Scout Limbaga, Quezon City, sa may Tomas Morato. Yan, oh. Daniel Uy from Thailand. Oh, di ba? Bongga, kung saan-saan lang yung nanonood sa atin. Shout out from Bacolod. Akisha Lim from Bacolod City. Toyo. Yan. Masarap ito. Ang traditional na dinakdakan is really made with utak, no? Utak ng baboy. Pero today, we will be using mayonnaise. Oh, di ba? Mayonnaise. Mayonesa. I will just add my mayonnaise. Mayonesa. Yan. So, ito will be our thickener. Chef, sabi ni Rolando Sanorsano, perfect daw sa beer. Perfect sa beer. Mm. Go! Kailan ka ba mapapainom? Yan. Yan. Whisk natin. No? You can make it thicker. May mayonnaise pa ba tayo? Yan. Add a little bit more. A little bit of sugar. Pang-balance lang natin sa ating timpla and a lot of black pepper. Yan. Game. Ang very important pag nagluluto ka ng paksiw, huwag mong madaliin, no? Kasi the cooking of the vinegar will allow it to mellow down, no? Hindi siya magiging masyadong maasim. Magiging mellow ng konti yung ating suka, no? So, we will just exchanging gift muna tayo. Yan. And pag nagluluto kayo, look at that, no? You see the handle? Ang handle dapat nasa loob, no? Oh. Yan. Chef, pwede po bang pagsamahin ang utak ng baboy? Yes, kung medyo sometimes mahirap bumili ng utak ng baboy, di ba? Di ba? Kasi kung nasa grocery ka bumili, hindi ka makabili. Di ba? Pero kung pumunta ka sa palengke, meron. And usually naman yung dinakdakan, gawa naman sa ulo ng baboy eh. So, pag bumili ka ng buong ulo, may kasama na siyang utak. Kung buong ulo, no? Hindi lang yung maskara. Yan. Very nice, oh. Titikman natin para sure tayo, ang dami naman yan. Grabe. Parang tama yan sa isang timba din na so. Yan. Oh, yan. And of course, you have to taste it, no? Kasi may mayonnaise din kasi na medyo matamis, no? Yan. So, kung medyo matamis, huwag mo lagyan ng asukal. Yan. Very nice. Very creamy, no? And masarap to. Dadagdag mo pa lang siya ng konti pang, no? Yan. And I will taste it. Very nice, no? Yan. Michael Goko from London. Romblon pala! Ang layo lang! London. Very nice. Ito, ang aking... And ako, kulang pa lang ng konting asim. So, you really adjust the flavor of your food, no? Salt. Yan. Whisk. Yan. Yan, no? I'll just add more onions. Sarap yung may sibuyas. Sibuyas. Yan. So, ito naman, we're not trying to be authentic, no? Kasi
sometimes pag nandito ka naman sa syudad, no, or for example, na-notice ko, like for example, minsan kasi pag nandito ka sa Metro Manila, kasi ang Metro Manila is a melting pot, no, nandito lahat, lahat ng lahi nandito sa Metro Manila. So, parang mataas yung food knowledge natin dito kasi we're exposed, all the restaurants are here, all the media is here. Pero pag pumunta ka ng probinsya, for example, in some areas, pumunta ka sa norte, hindi nila alam yung luto ng south. Diba? Like for example, nag-judge ako sa isang competition sa norte, cooking competition. They're made to make a sinuglaw, which is from Davao. Hindi nila alam yung sinuglaw. Pero siguro dito sa Metro Manila, matatawa ka na, ba't hindi mo alam, di ba? Pero kung punta doon, wala namang isda, wala namang dagat doon. So, hindi yung recipes ng seafood, hindi siya, hindi masyadong popular, no? Yan. Kaya doon ako nakatikim ng kinilaw na tilapia. No? So, parang, kung nasanay ka, for example, taga Visayas ka, taga Mindanao, where there are a lot of seafood, fresh seafood. Parang, ew, ano yan? Pero kung nandun ka naman sa norte, lalo na sa Central Plain, wala ka naman access ng ganung klaseng isda, mag-iinarte ka pa, di ba? So, that's very important, no? We have to expand our culinary knowledge and our understanding of regional cuisines. Ano yung kaibahan ng cuisines natin from region to region and why we eat in a certain way? Ay, bigla ako naging teacher, no? Yan, balik tayo sa diba? Yan. Okay, that's my dinakdakan. And now, I'm ready to fry. So, eto yung aking pork. And you can do this ahead of time. Magpakulo ka. And every time kakain ka, dun ka na magprito, diba? Para hindi na mag-start from scratch. So, yan, one, two, ready, go. Oh. Yan, pag tumalsik yan, yan, oh, tatalsik yan. Yan, tatalsik yan. Yan. Wala tayong choice dyan. Tatasik talaga yan. Kaya, konting confidence lang at lumalayo-layo ka, no? Yan, no? And the key dapat is, kaya nilagyan namin ang paper towel dito is that hindi siya tatasik masyado, no? Yan. Yan sabi ni Pink, pwede daw po ba yung bato or maskara? That is the perfect thing, no? Yung medyo fatty and may cartilage, no? So, ito, yung pinaka-accessible sa atin is, of course, ito. Diempo, no? Kasi pag ginawa mo naman to siya ng, di ba, yung lean meat, hindi siya masarap, for example, pork chop, masyadong, yun, di ba? Sorry, guys. Sorry, guys. Kaya ako dito muna, ho. Yan. Oh, di ba? Meantime, nandito ako kasi ayaw ko mapaso. Shout out! Tropa Peep Riders from Malabon, fly high! Dragonfly! Dragon, butterfly! Oh, shout out! Gian Soriano from Quezon City. Sharla Joy Briones from Davao. Oh, musta ka diha sa Davao? Oh, Shello Faith De La Cruz from Iloilo. Yan, oh. Chef, ano po ang pinaka-the best sa technique para ma-improve ang pagluluto ng paksiw? Well, use fresh ingredients, di ba? Use fresh fish. Ito, malapit na to. Yan. Yan. Fry, fry, butterfly. Lumipad na yung aking piniprito. Yan. It's fine. Careful lang, di ba? Ako wala. Di ba? Wag OA masyado. Watchful lang, di ba? Parang Spider-Man lang, di ba? Yun ang point, di ba? Kaya dapat maging cook ka, malambot yung katawan mo, di ba? Iwan-iwas, ganun ka lang, di ba? Yan. Yan. Punas-punas. Hindi man. Chef, pa-shoutout daw si Jane, may video. Hi, Jane! How are you? Yan, o. Oh. Yan. Uso ba to sa Quezon? Meron mag ganito? Pero I think yung kwan dun, yung kwan, ano ba yun, yung sinaing, di ba? Sinaing. Dry na dry. It's cooked for a very long time, no, until yung ating ang ating bones matinik niya. Lumambot siya. Yan. Oh, pa-help na lang clean. Clean up. And meron tayo ditong you see, no, pag ganyan siya, hindi na siya masyadong tumatalsik ba kasi
medyo nawala na yung water. And look at that, ating paksiyo. Almost na rin. Ayan. Oh. It's very nice, no? Let's not over-fry it. Pag over-fry natin, mawawala na rin. Magiging lasang papel na yung ating baboy, which I hate, no? Oh, crispy, crispy. Crispy nga, wala namang lasa. Ayan. Ayan. Chef, congrats daw si Andrew. Nakapunta sa exam kanina. Wow, Andrew, bar exam! Oh, baby Andrew, kuha na siya. Pwede na siya mag-driver. Pumasa na siya sa kanyang driving exam. Diba? Nauna lang na pumasa si Allen. Yan. Si Andrew. Yan. Congratulations, Dudu! Yun. Magda-drive na yung aking baby! Yan. Oh, hi daw sa mga classmates ni Prince Andrew. Yan. Oh, paksiyo natin. Yan. And ito, ito na yung pakfry part. So, yung paksiyo natin, pinaksiyo na natin, and ngayon, ifa-fry na natin. So, ito siya, part 2 sa talsik naman tayo. Pero before that, ito, dito ko lang muna siya i-drip. So, ito siya, gumawa ka na ng marami. Masarap to. Masarap to. Yan, yung sauce niya, pwede mo siyang i-pour kung marami kang sabaw. Ipo-pour mo siya later. Pero ito, hindi siya masyadong tatalsik. Tatalsik lang ito ng konti. Pero after, wala na siya. No? So, let's just be careful. Yan. Di na. Yan. Are you ready? Ito na yung pack fry. Ito yung masarap. Yan. One, two, ready. Perfect daw sa kaning lamig. Kaning lamig. Alam mo, kaning lamig at saka toyo, no? At saka mantika ng baboy. Kumakain. Alam mo, sa dati kasi, yung mantika ng baboy, parang inuulam siya eh, di ba? Ngayon lang naman kasi siya hindi na nagiging uso. You see? Hindi siya masyadong nagtatalsik. Yan. Pero it's so yummy. And we will be ready now to chop our... Yan. Yan. Oh. Guys, if you want to order our ingredients for these recipes, yan, you can grab them from, of course, Lazada and Shopee. Yan. And sobrang saya lang ng ating mga recipe. Sobrang simple lang gawin, pero sobrang deadly kasi aside sa tumasalsik yung mantika, parang mapapakanin ka din, no? And it's also a good yung pika-pika, no? If you have like cocktails, o cocktails talaga, di ba? Parang social. What do you have? Cocktails. Cocktails kunwari, pero nag-iinuman pala, nagtatagay pala. Yan. Yan. Wow, may sponsor sarili si Kuan, si Ronil. Yan. Uy, ang sarap nito. No? Look at that, no? Alam mo yung baboy din natin, pwede din natin para ipak-fry, para ipaksiyo mo, adobo sa puti, then piprito mo ng ganito. Because the adobo sa Cebu is adobong puti. So, niluluto lang siya sa suka. Of course, walang luya na, no? Walang sili. But it's just adobo sa puti, ganyan. Pagkatapos piniprito, kasi yung adobo sa Cebu ay tuyo, it's dry. It's dry. Parang ganito yung luto ng adobo namin. Ay, ang bango, no? Almost na yan. Yan. And now, it's time for me to chop, chop, chop! Ang init. Yan. Yan. Happy, happy. Put it here. Yan! Oh! Yeah, chika naman kayo. Ano pa yung kailangan natin kuan? Mga tanong nyo dyan, no? Very nice. Ting baboy. Yan. Hello, Patricia Nicole. Hello. Yan. To Carla and Alvin Fortuna. Hello. Yan. Our baboy. Yan. Ito, sobrang sarap nito. Yan. Hmm.
Narisa watching from Pampanga. Hello, Marvin Gandeza from Malolos, Bulacan. Yan. Saya. Sarap, sarap, no? Yan. Happy, no? Yan. Pwede mo din tong ihawin, no? Ang masarap din dito, ihawin. Timplahan mo lang yung inyong baboy ng konting toyo at suka. And i-grill mo. Yan, perfect na. Happy, no? Luto na rin ako yung fish. Diba? Fish be with you. Yan. Ang dami nito, no? Yan. Ay, ang sarap, no? Yan. And let's put our dressing. You can put all, no? Toss natin. Wow, no? Sarap. And alam mo, if you do this ahead of time, the dressing, kaya sineparate ko siya, hindi ko siya hila. Kasi para yung inyong maricados will already flavor our dressing. Hindi yung hinalo mo na agad, nandun pa siya, no? Hindi pa siya nagme-melt together. Yan. And dadagan ko lang siya ng konting cucumber, diced cucumber. Yan. David Chef, extra rice. Extra rice, diba? Or isa pang tagay, diba? Yan. Very nice. Ah! Yan. And I like my tulingan to be crispy. Happy, no? Yan. Ready? Yan. I will get my fish. Hello! Ano? You just have to fry it until it's crispy. No, yun ang babantayan mo, yung crispiness, no? Oh, ang sarap nito. Look at that, no? Yan. Chef, shout out to kay Sir Darren Castillon from Cambodia. Hello, Doren Castillon from Cambodia. Oh, look at that. Very nice ating fish. Fish be with you. Yan. I hope you enjoyed our recipes today. Napaka-simple, pero napaka-sarap. No? And you can put that on the side. Ganyan. Gagawin natin yung ating dressing. Ito, masarap itong mga bawang. Oh. The bawang is so masarap. Yan. I love it, no? Yan. Let's just clean up a little bit so that yan. No? Ating sausawan will be just our Datu Puti toyo. Yan. Yan. And suka. Ay, ang sarap yan. And dapat maraming sili, no? Oh my God. And you can add a little bit of sugar to balance kung trip nyo. And our second dish. Ay. Ito. Happy ako dito. Parang mabubusog talaga ako nito after the show. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope you enjoyed. Yan. And of course, don't forget to grab a copy of my books, the Simpol Cookbook Series, available on Lazada and Shopee. Yan. And of course, all the ingredients, add to cart. No? Meron tayong NutriAsia store sa Lazada and Shopee. And there's a link down below. Super happy. Ang sarap niya, no? Yan. You can garnish with fresh sili or whatever you have. And I will put my cucumbers on top. Happy, 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 guys. Yan. On top for that freshness. And there's that extra sili if you want something spicy. So, eto na ang ating recipes this afternoon. Ang ating pakfry na tulingan and our dinakdakan na baboy. Simpol! Woo! So,
Thank you very much. I hope you enjoyed. I hope gawin niyo itong mga recipes ito. These recipes, once you try it, will become really part of your menu sa bahay. Kasi sobrang sarap niya at sobrang namang daling gawin. And the ingredients are so easy to find. Lalo na if you get them online. Kaya, this has been Chef Tatong. Magandang hapon po sa inyong lahat. And laging tandaan, kahit sino, kaya magluto. Basta, Simpol! Woo!